Check this out. Boom, boom, beep, boom, boom, beep, boom. Okay, so maligayang pagdating sa aking YouTube channel, guys, no? So, ginawa ko itong video na ito, guys, para sa mga subscribers ko at sa mga viewers ko. So, sa lahat na nag-click ng subscribe at ng bell icon, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo, guys, no? So, thank you so much, guys. Mahal na mahal ko kayo, guys. Okay, so, simula natin, guys, no? Okay, so, share ko sa inyo, guys, no? Kung paano natin malaman ang Wi-Fi password ng ating kapitbahay na hindi natin kailangan ng hacking apps Wi-Fi, guys, no? Kasi ngayon, guys, ay imposible na ma-hack pa natin ang Wi-Fi ng iba or Wi-Fi ng kapitbahay natin. Kasi alam naman ninyo, guys, no? Yung mga Wi-Fi ngayon ay upgraded na yung security nila. Kaya mahirapan tayong malaman ang Wi-Fi password, guys, no? So, itong tricks na ito, guys, ay madali lang natin malaman kung anong password ng isang Wi-Fi, guys, no? So, disclaimer pala, guys, no? Ang tutorial ko na ito ay for educational purpose lang, guys, no? Hindi ko ito nire-recommend sa inyo, guys, na para gamitin sa masama or kung ano paman. Ito ay isang kalaman lang, guys, no? So, simulan natin, guys, no? Okay, so, yung una natin gagawin, guys, ay magpunta ka tayo sa settings, guys, no? Okay, so, click tayo sa settings, guys, no? So, click. Pagdating natin dito, guys, sa settings, guys, so click natin yung Wi-Fi, guys, no? So click tayo dyan. Okay, so kung makita nyo, guys, no? Connected na ako, guys, no? Sa Wi-Fi ng kapitbahay namin, guys, no? So i-click natin yan siya, guys. Yan. So kung makita nyo, guys, no? Meron na ako dito, guys, na Wi-Fi scanner, guys, no? Or para ito siyang, ano, guys, no? Barcode or QR code, guys, no? So, kung wala pa kayo ng ganito, guys, so, i-update lang ninyo, guys, no? Yung system update nyo, guys, para maglabas ito, guys. So, back natin, guys. So, punta kayo dito, guys, no? Kung wala pa kayong ganyan, guys, pang scanner, guys, no? Sa Wi-Fi, guys. So, i-click lang nyo ito, guys, no? Yung system update na ito, guys. Hanapin lang nyo, guys, no? Yung system update niyo sa Android phone niyo, guys, no? Kung wala pa kayong ganun. Okay, so click natin yan siya, guys, no? Yung system update. So, kung makita nyo, guys, no? Kahapon ko lang na-update dito ko, guys, no? Kasi kahapon, nung nakaraan, wala rin akong scanner, Wi-Fi scanner, guys, no? Or parang QR code na yun, or barcode na yun. Kaya, yan, guys, no? Updated na yung system ko, guys, no? Kaya nagkaroon ako ng feature na Wi-Fi scanner na yun, guys, no? Okay, so back tayo dun, guys, no? So, click natin ulit yung Wi-Fi. Yan. So, kung makita nyo, guys, no? Ay connected ako, guys. So, dapat makakonect kayo sa Wi-Fi ng kapitbahay niyo or sa ibang mga Wi-Fi na gusto nyo makita ang password, guys, no? Kasi, guys, kung hindi kayo makakonect sa Wi-Fi ng kapitbahay ninyo or Wi-Fi ng iba, ay mahirapan tayo malaman kung ano yung password ng isang Wi-Fi, guys, no? Kasi kapag hindi kayo connected sa isang Wi-Fi, ay hindi natin mascan yung Wi-Fi password ng isang Wi-Fi, guys, no? Kaya kailangan natin ng diskarte, guys, no? Para malaman natin yung password. At kung makakonect na kayo sa Wi-Fi ng kapitbahay nyo, guys, ay lalabas ito siya, guys, no? Yan. So, kung hindi yan lalabas, guys, i-update lang nyo, guys, yung system update nyo, guys, no? Yan. So, ako, guys, kung makita nyo, connected na ako, guys, no? At hindi ko alam ang Wi-Fi password ni kapitbahay. At kung sakaling ma-forget ko ito, ay hindi na ako makakonect. Makakonect naman siguro ako ulit kapag makipag-usap ako sa kanila na kung pwede, makikonect ako. Okay, so, pagdating natin dito, guys, i-screenshot natin to siya, guys, no? Kasi ito, guys, i-scan natin to siya mamaya, guys, no? Sa scanner apps natin, guys. So, screenshot na natin ito. Para mag-save sa ating gallery. Okay? At pangalang gawin natin, guys, ay kailangan natin mag-download ng application sa Play Store na scanner apps. Kasi gagamitin natin yan para mascan natin ang isang Wi-Fi password, guys, no? So, back tayo, guys.
Pupunta tayo guys sa Play Store guys, no? So kung makita nyo guys, ito yung Play Store ko guys, no? So click lang tayo dyan guys. So kung makita nyo guys, ito yung search engine guys, no? Ito. So search lang tayo dyan guys, no? Kahit anong scanner apps guys, no? Ay working yan siya guys, no? So search lang tayo. So sa akin guys, no, yung pipiliin ko guys ay iScan guys, no. Yan. Ito yung pipiliin ko guys, no. So depende sa inyo guys, no, kung anong gusto niyo yung scanner guys, no. Working naman yan siya guys, no. So ito lang yung sa akin guys. So meron siyang ano guys, no, 18 megabyte guys, no. So kung gusto niyo guys na parang nataasan kayo pagtapos niyo to gamit guys ng scanner apps na to guys, pwede naman nyo yun install guys, no. Ang importante guys ay malaman natin yung password ng wifi guys, no. So i-download natin to siya guys, no. So click lang natin guys yung install guys para makascan tayo. Yan. So si scanner apps pala guys, so yung scanner apps natin ay kaya niyang mag-read ng barcode guys, no, at mga QR codes na gamit ng ating camera. Okay, so installing na siya guys, no. So hintayin lang natin guys. Okay. Okay, so pag na-download niyo guys, no. So click lang natin yung open guys, no. Yan. Click natin yung open. So naglo-loading siya guys, no. Hintayin lang natin guys. Maglabas ito guys, no. Ito yung advertisement nila. So click lang niyo yung close na ito guys, no. So click natin yung close. So click lang natin guys, no, while using the app. So click lang natin yung allow. So meron lang siyang ano guys, no. So click lang natin yung X na to guys, no. Okay, so yan na siya guys, no. Okay na tayo guys. So pagdating natin dito guys, i-click lang natin to guys, no. Yan. Ito yung circle na ito guys. So sa circle na ito guys ay nandito na yung ano natin guys, no, yung gallery natin. Yan. So kung makita nyo guys, no, naka-direct tayo dito sa gallery natin or albums natin. So click lang natin yung albums guys, no. Kasi guys, sa gallery natin dyan kanina, dun yung nakasave yung na-screenshot natin guys, no, sa wifi na yun guys. Kung matatandaan nyo yung barcode na yun, yung parang QR code. So click natin yung gallery guys, no. Okay, so pagdating natin dito guys, sa gallery natin, hanapin lang natin guys, no, yung na-screenshot natin kanina. So kung makita nyo guys, no, ito yung na-screenshot natin kanina guys. Yung mga na-screenshot natin. So, click tayo dyan. Okay, so kung makita nyo guys, no, ito yung na-screenshot natin kanina. So pag na-click natin yan guys, yung na-screenshot natin kanina sa Wi-Fi settings ay automatic mag-scan si scanner guys, no? At masasama doon ang mga information ng Wi-Fi kasama na doon ang password. So, i-click ko na guys, no? Para makita natin ang Wi-Fi password. So, click ko na. So, yan guys, no? Boom! Nasama guys, no? Yung password guys, no? So, yan guys, kung makita nyo guys, ito guys, no, kung makita niyo ito guys, no, yan, ito yung password ng ating ano guys, no, ito yung password ng wifi guys, no, ng ating kapitbahay guys. So yan lang guys, no, ganyan lang kadali guys. Meron lang tayong dalawang requirements para makakonect tayo sa wifi ng kapitbahay natin or sa ibang mga wifi. Yun ay dapat connected kayo sa kapitbahay ninyo at meron tayong scanner apps guys, no. At kapag nakakunik kayo, huwag naman ninyong abusuin yung wifi ng kapitbahay niyo guys, no? Huwag niyong ipagkalat ang password kasi yung itinuturo ko sa inyo na ito guys ay for educational purpose only guys, no? So yan lang guys. Maraming salamat sa panonood sa aking
sa aking YouTube channel, guys, no? Huwag nating kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button, guys, no? Para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial. Thank you, guys, and God bless sa lahat.